Good day sa inyo lahat mga fellow campers. Welcome back again to our channel. Naghahanap ba kayo ng campsite na may scenic view, malawak, tahimik, at madamong campgrounds? Malinis at magandang CR, may tatlong river crossing, at syempre, pet-friendly campsite. So, what are you waiting for? Sit back, relax, and enjoy! Nakaplat na siya. Alam mo, wala ako na. Mga madalas mag-camping po dito sa Tanay, siguro naman alam nyo na tong lugar na to. Sa mga bagong campers po, ito po ay ang Manukan. Ito pong Manukan ay ang palatandaan namin na malapit na kaming lumiko dito sa may San Andres. Kung gamit nyo po ay Google Map, papadiretsoin po kayo hanggang makarating kayo ng Laguna kapag na-miss nyo po itong left turn na ito. Kaya kapag nasa Manukan na po kayo, kumaliwa na po kayo dito sa may San Andres. Dito po sa road na to, marami po kayong makikita ang mga campsite na magkakatabi dito, gaya ng the Bibwak, Camp Hiatus, the Preserve, River Ranch, at yung mas malayo pa, yung Camp Boa. Speaking of Camp Boa, ang campsite po na pupuntahan namin ngayon ay located lang sa likod ng Camp Boa. Pag ganitong summer, kahit mga 4x2 kaya makarating dito. Oo nga eh. Hindi na nga ako nag-switch ng 4x4 eh. Kahit sa... Kanina naka 4x2 ka lang. Oo, kahit sa river crossing. Ito pong daan na tinatahak namin, ito na po yung daan. Pasensya na po, nagkabulol-bulol na. Ito na po yung sa gilid ng Camp Boa na maliit na daan. Yung taong nasa harapan po namin, siya po si Kuya Danny, siya po yung mag-aabang sa inyo sa kanto ng Camp Boa. Noong 2021 po, napuntahan po namin ang lugar na to. Kung mapapansin nyo rito, medyo marami pa yung tubig sa ilog. Pero ngayon, eto na po siya. Dahil po ito sa ating nararanasan na El Nino. Paglagpas na paglagpas nyo po dito sa may third river crossing, makikita nyo na po agad ang La Parisukat Nature Camp. Ito pong route na to, mapapansin nyo, part po ng ilog yan. Ngayon po ay halos tuyo na siya dahil sa El Nino ngayong panahon na to. So ang campground ko na aming pupuntahan dito ay bagong acquire ng owner ng campsite. Kaya po dito kami sa may bandang gilid dumadaan dahil wala pa pong daan mula dun sa may kanilang main campground papunta dun sa kanilang bagong campground. Ang pangalan po ng campground kung saan po kami mag-stay ay ang Agas View. Ito po si Kuya Danny. Hello Kuya Danny! Hello.
Oh, ang ganda ng place ay, nila dito. Ay, tubig mo kuya. Walang binabayayan, sir. Ha? Walang bayad yan. Wala ay, daw bayad. Galing sa bukal yan po. Ah, sabihin ko na yun. Dapat pwede pala mag-swimming pool ka rito. Nagagawa nga. Buwan ko sa hawa. O, si Kurt tumatahol na. Meron silang A-frame dito. Ito pala yung bonfire nila, o. Oh. Nakikita ba dyan? Oo. Sino mo, nakasimangot na? Sige na nga, go! Oo. Sabihin mo muna stay. Stay. Bukas ang pinto, tapos stay. Stay. Stop. Stay. Please. Hala. Nagulo na yung camera. Please. For us, arriving at the campsite as early as possible is very important. There are three reasons why. Number one, you get to choose the best spot in the campsite. Arriving late means you might end up at the worst possible site in the campground. Number two, it gives us plenty of opportunities to set up with no pressure. You can take your time, go at a comfortable pace, and even stop every now and then to take a break. And lastly, have more time to enjoy nature. May problema pa kami dito. Ayaw matanggal nitong hose ng darche namin. Itong isang maliit na to, dapat nahuhugot eh. Nag-stack up na. Ito first tong game of the anniversary special. Yan. Tag of war. Game. 1, 2, 3, go! Yon! 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 Okay, so discuss na siya. Sana lang. Sana lang. Yeah! Matagal. Round 2, fight! Sana lang, sana lang. Ay, oil ba to? Yung isa. Oh, ay, mas madali itong isa. Yung isa medyo stuck. So, instant. Wala ko pa namang ginawa mo. Eh, ginawa ko. Niluto ko naman yung bulalo. Tahimik dito, mga kaibigan, na solo namin yung campsite. Ang dilim pala sa part na yun. Hello, hello! Update, update! Ah, si Joseph. Hinahanap si Kurt. Minsan lang pakawalan. Tumakas pa. Ngayon, tingnan natin kung anong kung saan siya nanggaling. Or kung nahanap na ba ni Joseph si Kurt. Nako. Na kaya sila. Init-init pa naman. Ayun na. Ayun, dala na ni Joseph si Kurt. Mukhang tumawid ah. Ano siya? Ayun na. Ito niyo. Kita ko ba? Saan siya? Ayun. Ayun. Loko to si Kurt eh. Ano, saan kayo galing? Saan galing yan? Saan mo siya nakita? May campsite doon? Ganon? Ano Kurt, ba't basang-basa ka? Saan ka nagpunta? Sabi mo kasi daddy explore. Ayan, nag-explore talaga siya. Loko. Pinaglakad kami ni Kurt. Exercise.
mga kaibigan, share ko lang din sa inyo. Init sa pwesto. Yung alpicol namin, ano ba yan? Dito kasi sa loob ng kotse. So, andun yung araw, ayun o. Naaarawan siya dito kanina. Nilagyan ko na siya ng takip dito. So, kapag naiinitan ng ating mga portable ref, syempre mag-work din na mag-work yung motor mo to eh, yung kanyang compressor. Tapos syempre, mauubos din agad yung battery mo. So ngayon, tinakpan ko siya dun, tapos tinakpan ko rin dito ng basahan na basa. Kaya ngayon, yan, bumaba na yung ano. Kanina, negative ano to eh. Negative 1 lang to kanina or 0. Nakita nyo ba? Kaya ngayon, ano na siya, negative 4 na siya. Tapos yung kabilang yun, 5. Kanina, 9 lang yun. So dahil naarawan siya. Ngayon, hindi na siya naarawan. Medyo nag-improve na siya. Tsaka kaya ngayon yung aking generator, hindi na rin masyadong hirap sa pag-charge ng battery dito sa kanya. Tapos nakasaksak pa yan ng solar dito. Init, grabe dito. Kaya buti na lang, ganito yung pwesto namin, no? Eh, tingnan nyo. Naharangan ng araw yung sasakyan. Kaya kami dito, nakakapwesto kami. Ayan, tingnan masarap ng pwesto ni Mrs. Tulog na. Oh, kung nakaharap kami doon, salo namin lahat ng araw. Although meron akong sunshade, kaya lang baka hindi kayanin, sobrang init. Ito naman, kanina pa reklamo ng reklamo. Naligo ka na kanina eh, tumakas ka nga eh, di ba? Sabi ko dito ka lang sa campsite eh. Nagpunta dun sa ano, kabilang campsite. Smile-smile ka pa dyan. Ha? Nakatakas ka kasi kanina. No. Smile-smile ka pa. Loko mo. Hindi na makakaulit. Nasana ng pwesto ko eh. Kaso, nasakto pa ata yung araw sa mukha ko dito sa lilim. Gandang siyang nila oh. Ito nga po pala ang kanilang A-frame na nasa taas ng bundok na may sariling CR. Ito naman po yung main campground ng La Parisukat na hindi na rin na po namin napuntahan. Kung mapapansin nyo po, ang ganda po ng kanilang lilim dito kung hapon. At ito naman po ang ruta na tinakbo ni Kurt nung siya ay nag-escapo mula dito sa may Agas View. Mula po dyan, kumanan po siya dito sa may trail na yan papuntang kabilang ilog. At dito ko po siya nakita na naliligo dyan sa ilog na yan. Ito naman po yung kabilang campsite. Okay mga kaibigan, ito ang perks ng merong portable ref sa campsite. May baong kaming ice candy. Buwan ni Mrs. Ito mango flavor. Kaya mga kaibigan, ano ang pangarap nyo sa campsite? Comment below. Ako, natupad ko na yung pangarap ko. Simple lang naman. Ice candy tsaka ice cream. Akala natupad ko, makasama ako. Natupad na namin yung isa yung ice cream sa may kuto. Idala kami magnum. Pagdating namin dun sa campsite, matigas pa siya. Sarap. Naman ice cream. Mamaya cake. Kayo po, share nyo naman yung mga dream nyo. Pangarap nyo sa campsite. Hindi nyo pa nagagawa or gusto nyong gawin. Or natupad na. Oo. Dapat sa charcuterie, meat at cheese daw ang una. Ay, ang dip muna ang una. Tapos, meat and cheese. Since second time ko pa lang to gawin, syempre, nag-aaral pa lang din ako paano maging creative.
dapat talaga mas marami ang meat and cheese. Tapos, accessible ang mga dips, all sides, kaya nasa bawat sulok yun. Tama kaya ginagawa ko? Comment below kung tama. Ito ba talaga? Si Ninang Belia magko-comment. Oo nga eh. Gouda. Gouda ba gouda? Yes. Ayan, yung cheese daw dapat nasa sides yan. Ito naman, Gruyere Cave Age. Ano yun? Hindi ko alam kung hard cheese ba to or soft cheese. Pero nung natikman namin siya, ano siya eh. Smoked. Smoked siya. Ito ang pinaka-favorite namin sa lahat. Blue cheese. Ano siya? Nasa gitna siya ng mild. Tsaka ng strong. Woohoo! Oh, sarap po. Blue cheese. Ninang! Kain tayo. Tapos, ang next natin is yung mga crackers at huli yung mga fruits and veggies and herbs. And lastly, yung olives. Ano masasabi nyo? Papasa na ba? For our anniversary date? Wow! Grabe presentation ha. Yummy, yummy ha. Pwede na ba? Papasa na ba ang standard mo? Mukha namang okay ha. Mukha naman okay. Tapos meron tayong chocolate doon, tsaka mga crackers. Siyempre, spoil. Tapos andito yung mga meat, tsaka cheese. Crackers din meron. Tapos siyempre yung aming cake. Andyan yung ano, lighter. Ayan, yung red wine na yan. Yung red wine na yan, no? Sinadjust yan ng ano, Santis. Smooth daw siya, smooth. Smooth. Not too sweet. Hindi siya mapait. Hindi siya mapakla. Mapakla pala. Sindihan ko na ba? Sige. Ano bang kakatayin natin? Happy anniversary. Happy anniversary to you and me. Alright. Yay! Candlelight dinner. Happy ka ba, Mac, sa akin? Sige na nga. Uy! Ilan taon na tayo? Sige. Happy ako kung masasagot mo kung ilan taon tayo. 2000, ano eh. 14 years! Ah, galing nga! Siyempre. Sarap! Chocolate na Mary Grace. Mary Grace? Baka naman! Happy anniversary! May libre tayong fireworks. Wow, fireworks kami sa anniversary namin. Thank you po. Thank you po. Secret na secret. You like it? Secret. You like it? Sumap? Nagising eh. Tulog na eh. Sana wala na. Okay, nagpalakpakan na eh. Sleep na, sleep na. Isa na naman pong napakagandang campsite ang aming na-share sa inyo. Sa lahat po ng aming mga subscribers, maraming maraming salamat po. At kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel at kahit pa paano na aliw po kayo sa aming video, baka naman po meron kayong konting time, please hit that subscribe button. And notification bell para hindi nyo po ma-miss ang aming mga bagong videos. Paki-like na rin po para tumaas ang aming ranking
sa search results. Alright, see you on our next video. Peace!